Mga Karos, good morning, good morning. Bali, May 2 po ngayon. May 2 araw po ng Miyerkules. Ito ay pagpapatuloy po natin yung ating ongoing project dito sa Phase 2 Lumina. 54 square meter yung bagong project na ginagawa natin. Tapos almost 95% na nga po pala yung ating project dito sa Phase 3, yung isang Angelic Inner Unit. Ayan mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules sa mga ma-accomplish po namin, and enjoy watching po. Yan, let's go. Dito tayo sa labas. Yan, papunta tayo ng hardware. Bibili lang tayo ng muriatic acid. Gagamitin po natin yung sana sa may flooring ng tiles para malinis natin yung mga mancha ng pintura, mancha ng semento. Yun. Konti na lang po yung gagawin natin dito sa project natin sa Phase 3. Konting retouching paint na lang. Pagkatapos sa general cleaning na. And halos lahat ay naka-install na at kompleto na. Okay, dito tayo. Hardware. Cross, dito na po tayo sa Phase 3 ulit. Eh si Louie, good morning Louie. Good morning. Ayan na. Tsaka si Master Jojo. Good morning Master Jo. Good morning. Ayan na. Ito nga po pala yung muriatic acid na binili natin. Ayan na, 50 pesos. Ayan na. Oh yeah. Nakahapon, screen door. Mga nagawa rito. Nasa yung Kwedindo, nandito na. Good morning Kwedindo. Morning po. Ayun. Ayun, si Kuya Dindo. Ayun, meron siyang i-retouch doon. Nabanggit ko kahapon. Tapos sa TV bracket na lang 'to. Ayan, madali na ikabit 'to. Tapos yung mga pintuan. Ayan na lang. Pintuan. Tapos kung sakaling matatapos na 'to, yung ano naman, yung tiles, pwede nang pusahan 'to. Dito nga po pala mga Karoho sa tatanggalin muna nila master batang to. Yun dito. Papalitan po nung may singawan. Kaya syempre medyo busy lang. Hindi na napansin nila na dapat may ano to, yung parang may louver type. Yung nakakasingaw yung loob. So yun lang, papalitan lang yung isa. So nandyan po kasi yung ating gas stove, kaya kailangan nakakasingaw siya. Tapos dito mga Karoho, sa silang tatlo naka-duty rito, si Master Jojo rito. Doon sa mga ano, sa mga pintuan yan, para halos sa nakakabit na. Tapos si Louie umpisa na po yung tiles. Yan na. Maya-maya naman po okay na to, may bababa na ni Kuya Dindo to. Tapos dito mga Karoho, sa umpisa na ni Louie yung tiles. Yan ang ano, pang ano natin, 99% kapag natapos. Tapos yung touch installation sa footstep and riser, halos okay na. Tapos ito, ikakabit namin to. Yung sobra na to. Hanap ako ng magandang location yan para maikabit. Para hindi siya sayang. Yan yung assignment natin dito mga Karoho ngayong araw po ng Miyerkules. Yung pagkompleto po ng ano, ng mga pintuan. Yan. Tapos si Louie doon sa hagdan. Si Kuya Dindo doon pa rin sa mga retouching. Nandito naman tayo sa Phase 2. Ito yung bago nating ongoing project. Ayan, dito si JJ. Oh. Good morning, Jay. Good morning. Si Bilo, good morning. Good morning. Ah, suot mo na agad yung sombrero. Ayan, good morning, Jamil. Good morning. Ayan. So ito, ano pa rin, forma po ng poste. Ayan, nabaklas na namin yung nabusang kahapon. Ayan. Tapos yung pinambaklas doon, gagamitin na rito. Yan, forma muna ng poste, tapos sasabayan nila ng palitada. Assignment natin, check natin yung mga materyales. Yan, may mga simento pa po tayo. Yan, simento. Tapos sa simento. Yan, yun na nasa blue sack, graba yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 25. Halos kalahati yung naubos nila. Siguro kasya na to para sa poste. Tapos buhangin natin yan. Meron pa tayo. Yan. Bali, ngayong araw na to, ito sila. Sila po uli. Ngayon tatlo. Tapos sa bukas,
Ano na tayo rito? Anim na uli tayo rito bukas. Ayan, dumaan muna tayo uli ng hardware. Pabili tayo ng 2 litrong stick din. Tapos dinala ko yung mga sobra natin sa bodega. Ayan. Ang bali 500. Tara, ito na uli tayo. Yan, kinakabit na ni Master Jojo yung TV bracket. Ayan. Universal. Yan, basta kahit ano, tawag dito, alam nyo lang yung sukat ng TV. May adjustment naman yan. Ayos. Yan, gagamitin natin yung stick well dito. Yan, may adhesive naman na tayo. Kasi ito yung tiles na gagamitin. Yan, para sa footstep and riser. Kasama dito na. Yan, yeah, lagay yan dito eh. Para level. Sa pili ko. Tabi na lang natin dyan. Dyan mo na lang. Iiwan na natin yan dito. Pwede yun do. Taas. Kaya sa mga ganitong ano po, sa ganitong unit, yung hagdan talaga na yan, kaya hindi namin po inuna to. Kaya mapapansin nyo, hinuli namin to. Kasi ang daming gamit ng hagdanan dito, ang dami yung tuntungan para hindi mabugbog yung tiles natin. Ayan, si ano na yung last touch yan. Kapag ka natapos yan ngayong araw, pwede nang umpisaan yung pagta-tile grout. Ayan, tile grout, tapos linis na. Tapos yung muriatic acid dito natin gagamitin. Napakarami nga po pala nagtatanong sa amin kung ano po daw ba yung magandang panlinis. May mga tiles po kasi talaga na namumuti, depende po sa texture, no? Alam niyo naman po yung tinatawag na yung foam, yung ganito, yung foam. Ayan. Minsan panlinis po yan ng tiles. Kapag nag-install po yung tile setter, hinahaguran niya na po kagad ng ano, hinahaguran niya, di ba? Ayan, panlinis, ganyan. Siyempre, may ano po yun, na cement content yun, yung halo na yun. Kahit sabihin mo, nakikita mo na nalilinis siya kasi basa, kaya nagmumukhang malinis. Pero pag natuyo yun, makapit na dun yung small amount ng mga cement mixture. Kaya kami, maingat kami sa pagpili ng tiles regarding sa labas. Kasi pwede siyang madumihan ng ganito. Kaya ito, mababalik namin to sa daan, sa dating texture niya. Pero may mga tiles po kasi na dahil gusto mo yung texture, hindi mo alam kapag naman siya napakahirap na tanggalin. May ganyan po. Kaya ang ano ko na lang po dyan, solution ko dyan, ingat na lang po dun sana sa pagpili ng tiles. Kami po, pagdating sa labas, gusto namin may pagkakunting glossy. Kasi darating talaga po sa point na pag ini-install siya, pinupunas-punasan, at least hindi kakapit yung stain. Glossy pero pang exterior na mariwasa. Yan ang maganda. Kasana po yung ano nito, yung pagkakabit na ating mga pintuan. So ito, walang handle po to. Yung apat na pintuan dito. Bali ito, bibilan pa natin ang handle to. Sa 2-3 para dun. Tapos bago matapos po tong araw na to, lahat na nakikita nyo mga gamit dyan, ilalabas na po namin. Yan, as in, panlinis na lang. Linis na lang talaga. Ani na po namin to. Mga gamit dito. Yung sa taas, halos wala na pong gamit yun. Yan. Yan, si Kwedindo. Nahabol niya na yung... Yung mga gagawin dito sa taas. Ayan, pinupunasan na lang yung ilaw para hindi na po gagamit ng hagdanan. Sa dulo pa, no, kuya, no? Parang halos na. Yan. Sakto-sakto si Kuya Dindo dito kasi bukod sa ano, matangkad din siya. Matangkad. Yan ang pintor eh. Sa pintor, matangkad. Advantage. Para hindi masyadong gumagamit ng mga ano, ng tuntungan. Eh paano si Louie?
Eh, hinintay lang po ni Luis yan, kaya di naman, maumpisa na po yan. Tiles ang napili nila naman dito. Tiles ang footstep and riser. Ayan o. Ayan. Hindi siya glossy. Matte tiles. Ayan o. Kung sakaling wala pala kayo makuhang mga ano, yung mga marunong sa ganito, yung sa mga wall, yung ginawa namin dito, pwede tiles na lang, ayan o. Hindi pa kayo mahihirapan. Ah, sa mga ano, sa mga nagpapagawa ng bahay, gusto nyo na mga ganyan design, tapos wala kayong kilalang paper na marunong gumawa nito, yan, pwedeng tiles na lang. Ayan, diba? Tiles. Pwede rin siya dyan. Kaso nga lang, makikita nyo yung mga, yung edging, yung bikat na tinatawag, yung ganito. Bali, nandito tayo sa all home. Ito, bibili tayo ng cabinet handle. Cabinet handle. Ang ganda rin ang stainless. Tatlo sa lang. Oo. Parang mas bet ko yung stainless, ma'am. Parang mas okay ito. Dating nga po. Okay din naman ito. Para bagay dun sa hagdanan. Sige, ma'am, okay na po ito. Ito na yung price niya, na. Okay. Salamat po. Yan, tatlong cabinet handle. Hello, good morning. Tara. Yan, okay na tayo rito. Bali, 359.25 yung tatlong cabinet handle. Tara. Dito na tayo. Ito yung binili natin na cabinet handle. Yan, black na lang. Para bagay dun sa ano. Sa railing nito ang ating staircase. Ayan, umpisa na si Louie rito. Eh si Jamil nagkatid ng merienda. Ayan, check natin yung sample ng retouching natin dito. Ayan, final na to. Tapos dito may adjustment lang kami ng konti. Sample naman ng installation ng tiles sa isa. Halos kakulay ng pintura yung tiles, oh. Ayan, bago magtanghalian, bago mag-break time. Ayan, dalawang poste na yun na forma ni bilog dito. Tapos, yun, tinitipid na nga lang po namin para hindi na kami bumili ng mga pamorma. Ayan, binaklas na lang namin yung ibang kahoy. Ito nga pala, reject na to. Ang dami ng ano nito, pinagdaanan itong pamorma na to. Hindi na magamit ito, pwede pa. Tapos yan yung ginagawa ni JJ. Yan, palitada. Yan naman po ay i-install ang lahat ng tiles. Ayun, pati doon, kakabitan lahat ng tiles yan. Yan, unting phase na lang at sama-sama na uli kami rito. Yan, nakapokus muna tayo doon sa phase 3 dahil finishing na yun. Ganun din naman yung gagawin natin dito kapag bago ito matapos. Yan, nakatutok tayo sa bawat area para malinis. Yan, break time na maya-maya. Ah, marami-rami na ang ano nito. Natatapos kahit pa paano. Bali mga karos, break time muna. Yan, shoutout muna kay Ma'am Leonora C. Fernandez. Yan, God bless po sa inyo and ingat palagi. Ito mga karos, pagpatuloy natin yung ating ongoing project. Na-deliver ko na nga po pala yung last batch ng truck ng buhangin natin dito sa hardware. Papunta rito sa phase 2 yung ongoing project natin. Tsaka check din natin po yung mga nagawa na po doon sa phase 3. And let's go! Dito na tayo sa phase 3. Ina na natin to. Yan, ayos na nga po pala nila Master Jojo yung sa linya ng kable natin para sa internet.
Ayun o. So, umelbo po yan papunta po doon. Tapos, ito, inaayos na ni Kuya Dindo. Ipinturahan na lang namin yan ng black. Ito na yung PVC niya. Ito, hindi muna namin to ipifix. So, isusuksok lang namin. Hindi muna namin ipifix kasi mahirap tong hugutin. Ayun na. Pagtati kaya na. Diyo. Hop, yeah. Ayun. Bali, uhugutin po yan nung magkakabit ng internet. Wow, ang lakas ng hangin. Ang sarap. Ay, lakas ng hangin. Hangin. Tapos kapag nagpakabit sila ng internet, pwede naman sigurong balitaan na lang kami para ma-assist namin yung maghahatak ng kable. Dito po yan. Yan, dito manggagaling yan. Lulusot na yan papunta dun sa taas para nakatago. Ito na yung nagagawa ni Louie. Medyo mabusisilan to. Kaya medyo matagal to sa tiles. Tapos dito naman, napagpasyahan ko na dito ko po ipapakabit yan. Yung panel. Ayan. Tapos naglagay na lang kami ng kahoy doon sa ibaba. Kasi yung panel na to, hindi po sumagad hanggang sa taas. Nabitin siya. Kaysa naman po masayang. Sayang naman to. Ngayon, nice na rin ni Kuya Dindo. Maganda yung tiles, ha? Bumagay dun sana. Sa kulay nitong ating ginagawang motif color. Ayan, tumunog na ang alarm. Yung flexible niya pala na binili natin ng isang araw, yan ginamit na ni Kuya Dindo. Pero mas patibay itong gamitin. Adhesive, kunti lang naman. Ah, yung adhesive? Yan ba, ano yung technique talaga? Technique yan? Makakangto. Oo, nga no. Sa bagay, kasi maganda na yung adhesive content niyan eh. Mm. Ayos, nakakuha tayong diskarte eh, no. Tingnan natin yung ano. Na-retouch niya na ito mga karohose dito. You know. Yan, na-doble yan na yan. Tapos dito din. Ayan. Tapos yung slab natin doon sa back area, pinapaano na po natin. Pinapadoblehan na. Yan na po yung lahat. Ayan yung kable natin. Ano? Daanan ng internet. Taas. Doon na po, sa taas. Dito? Oo. Tapos dito si Kuya Dindo. Yan, pinadoble natin yung flexiband. Yan, halos tapos na tayo doon sa mga retouching ng exterior. Tapos dito sa mga interior, ganun din. Ito na lang. Sa hanggangan. Para kompleto. Ayan. Tapos okay na rin po yung pinaretouch natin dun banda. Yung may mancha. Yan, halos okay na. Ganda ng ilaw. Yes. Ito yung sa kable ng internet. Oh. Yan. Diyan nila ano yan. Diyan nila ipapasok yan. Para hindi nakikita yung mga wire natin sa ilalim. Tapos yun dito nga po pala, yung basag na salamin, ayos na. Eh inayos na rin nila Master Batan. Maraming salamat kila Master Batan. Okay na, diba? Bali yung huling balik nila rito, yung pagsisilikon lang ng lababo, tapos yung sa mga poste, yung ilaw. At saka yung babalikan nila na pintuan na lalagyan ng air vent. Nalalagyan ng air vent yung isang pintuan sa lower part ng kusina, ng cabinet. Buti hindi mainit, no, kuya?
Oo. Ayan, break time muna tayo rito mga karos. Ayan, pansit. Ayan, meron lang pong gustong batiin si Louie. Sino yung gustong batiin? Si Tito Edward ko, yung happy birthday nga pala kay Tito Edward. You know, advance na, advance happy birthday. Shoutout kay Sir Edward, happy birthday. Ayan, shoutout kay Kuya Edward, happy birthday. Ayan, sila po yung ano ginawa namin sa Phase 5. Kakain muna tayo. Ayan, advance happy birthday kay Sir Edward. Ayan, tara, kain. Good calamansi. Spaghetti. Thank you. Dumating na yung buhangin natin dito. Ayan. Salubong natin yung truck ni Ma'am Melanie. Bali, wala na po silang balance sa atin. So lahat na i-deliver na po. Tapos abang-abang na lang po tayo rito sa project natin kung ano po yung mga kailangan. Panigurado dyan, simento. Ayan. Kailangan natin yan. Paisa-isa lang. Ayan na sila. Silang tatlo. Ina-adjust nila uli yung buhangin. Ayan. Ayan, may plaster na. Pag maka-ano kami dito, maka-adjust kami dito sa phase 3 sa project namin, pwede nang simulan nila din to sa tiles installation, yung poste, tsaka yung mga cladding. May materialis na tayo niya, nandun sa kabilang bodega. Ang bali, ano muna to, hold muna kasi hintayin muna natin yung matuyo to para mailipat natin yung pamorma. Tapos yung kahapon, yung kalahati lang na poste, ayun na. Yan, pinormahan na rin nila. Yan, binuusan na rin. Yan, tsaga-tsaga muna tayo sa ganitong bilang habang inihintay natin yung iba. Talagang nalagpas talaga yung buhangin na. Madali naman na ilipat eh. Yung paa, Jamil ha, yung paa. Matamaan ka. Yung pala kasi pwedeng tumama sa paa yan. Yan, okay na muna tayo rito. Pakibati si Ninong mo, birthday bukas. Shoutout po pala kay Ninang Ninong Edward. Oh, ulit. Yun, magandang hapon po. Shoutout po pala kay Ninong Edward. Happy birthday po sir, advance. Ayun ah, happy birthday. Ayan ah. Ayan ah, pakibati naman si Sir Edward Log. Happy birthday kay Sir Edward. Ayan ah, habang nagpapala pa. Eh, Jamil. Advance happy birthday nga po pala kay Tito Edward. Sabay ka, gusto mo. Tito na rin ah. Eh, ito lang po muna yung ano natin, update natin dito. Yan, bukas uli. Yan, poste. Saka dun sa isa. Yan, plastering. Yan po ay itatiles po to. Tapos dito nga po pala mga karos, nag-usap kami nung may-ari na tatanggalin na natin to. Yan yung window grills. Maraming purpose po kung bakit kailangan tanggalin. Yan, pakiabangan na lang po habang pinapanood nyo yung house improvement nito araw-araw. Bali, sakto yung buhangin natin. Ang gagawin nila hanggang sa uwian, magsasalandra sila ng buhangin. Bibistay sila para may pampondo tayo ng plastering. Cemento. Paunang delivery nga pala natin dito mga karos, 120. Ayan, bali, ito na lang yung natitira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 bag ng cemento. Ayan, marami pang cemento na gagamitin dito. Pero as of now, yan lang po muna. Huwag muna tayo magpa-deliver kapag saka na. Tapos ito, pinapa-priority ko rin to. Itong area na to na matibag na. Ayan. Habang maluwag po yung stockpile natin, ipapatibag na natin ng paunti-unti. Basta may makaluwag tayo sa oras.
para po may pahakot kagad. Ayan. Bistay. Ayun, bistay to. Ayan, nakapagsalandra na sila pala rito. Ayan, ang mga bistay na. Log yung graba mo, kasya pa kaya to? Sa isang poste? Kasya na yun, sir. Kasya na. Ah, sige, saka na yun. Matagal pa naman yung lababo. Ayan, okay na yun. Kasya na yun dito sa isang poste. Saktuhan lang. Bali, yung tinutukoy ni Bilog, yung pang lababo natin dito. Yan, yan ang wala tayo rito. Yan, paikot. Yan, hiling sa atin ni ma'am, mahilig po daw sila magluto. Kaya mahaba po itong lababong gagawin natin. Sa ano nga po yata eh, sa tagal-tagal namin na gumagawa ng bahay dito sa Lumina, ito yata yung may pinakamahabang lababo na gagawin namin. Ganda, diba? Ayos. Alright. Let's go. Tara. Bali mga karos, hanggang dito po muna yung video natin, yung araw po ng Miyerkules. Yan, yan. Binabati ko nga rin po pala uli si Sir Edward ng maligayang kaarawan po sa inyo. And God bless and more birthdays to come pa. So paano mga karos, kita-kita tayo by next video. Ingat po tayo palagi and God bless. Paalam po muna.